grade 9 Saranay class. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak sapagkat tayo ay ligtas pa rin. Masigla at malusog ang pangangatawan. Ako ang inyong magiging guro sa araling panlipunan para sa ikasyam na baitang. Alam ko na kilala niyo na ako at para sa mga bagong mag-aaral, ako si Ginoong Johnson P. Milliere o tawagin niyo na lamang akong Sir JM. Inaasahan kong marami kayong matututunan sa mga aralin na ating tatalakayin ngayon at sa mga susunod pang linggo. Magsipaghanda na tayong lahat para sa ating talakayan. Ang economics ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. Ito ay nagmula sa salitang Griego na oikonomia, na nagmula naman sa dalawang salita, ang oikos at nomos. Ang oikos ay nangungahulugang bahay, at ang nomos naman ay ibig sabihin namamahala, ayon kay Brown 2010. Ang ekonomiya at sambahayan ay maraming pagkakatulad, ayon kay Mancune sa taong 1997. Ang sambahayan tulad ng lokal at pambansang ekonomiya ay gumagawa rin ng mga desisyon. Nagpaplano ito kung paano maghahati-hati ang mga gawain at nagpapasya kung paano hahatiin ang limitadong resources sa maraming pangangailangan at kagustuhan. Ang pagpapasya ng sambahayan ay maaaring nakatuon sa kung magkano ang ilalaan sa pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan, at iba pang bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. Samantala, ang pamayanan katulad ng sambahayan ay gumaganap din ng iba't ibang desisyon. Ang pamayanan ay kailangang gumawa ng desisyon kung ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin, paano gagawin, para kanino at gaano karami ang gagawin. Halimbawa, kapag ang lugar ay may mainit na klima, ang dapat na gawing produkto ay angkop sa mainit na klima ng lugar. Ang pagtitinda ng ice cream ay isang magandang desisyon. Naaangkop din kung ano ang lasa o kagustuhan ng mga taong nakatira sa lugar na iyon. Lumalabas ang mga batayang katanungang nabanggit dahilan sa suliranin sa kakapusan. May kakapusan dahil may limitasyon ang mga pinagkukunang yaman at walang katapusan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ang kakapusan ay kaakibat na ng buhay dahil may limitasyon ang kakayahan ng tao at may limitasyon din ang iba pang pinagkukunang yaman tulad ng yamang likas at kapital. Ang yamang likas ay maaaring maubos at hindi na mapalitan sa paglipas ng panahon. Tulad na lamang ang mga punong kahoy sa kagubatan. Nauubos ang mga ito kung hindi natin alam palitan. Kaya dapat magtanim tayo ng mga puno upang hindi maubos ang ating pinagkukunang yaman. Samantala, ang yamang kapital o capital goods tulad ng makinarya, gusali at kagamitan sa paglikha ng produkto ay may limitasyon din ang dami ng maaaring malikha. Halimbawa na lamang, ang paggamit ng printer sa paglikha ng mga module, ang makinarya o ang printer ay may hangganan din. Kapag inabot na nito ang bilang ng papel na kanyang ipiprint, ay kailangan ng palitan ang ink pad o i-reset upang magamit muli. Ngunit, may hangganan pa rin ito dahil pwede rin itong masira at hindi na pwedeng magamit. Sa gayon, kailangan magdesisyon ang pamayanan batay sa apat na pangunahing katanungan pang-ekonomiya na kapag-ipakinabang sa lahat. Narito. Ang una, ano ang gagawin? Paano gagawin? Para kanino at gaano karami? Ang kakapusan na pinagtutuunan ng pag-aaral ng economics ay pang-araw-araw na suliraning kinakaharap hindi lamang ng pamayanan at sambahayan
kundi ng bawat individual, pati ang mga mag-aaral na katulad mo. Katulad na lamang kung wala kang papel, ano ang gagawin mo? Paano mo gagawin? Para kanino? At gaano karami? Iyan ang dapat na sagutin mong katanungan upang ika'y magkaroon ng papel. Narito ang mga mahalagang konsepto sa economics. Bahagi na ng buhay ng tao ang pagkakaroon ng mga choice. Sa pagproseso ng pagpili mula sa mga choice, hindi maiiwasan ang trade-off. Ang trade-off ay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay. Tulad ng ano? Kung walang bigas, anong pwede mong ipagpalit dito? Pwede ang mais, kung ito ay mas mura. Ngayon, mahalaga rin ang trade-off sapagkat sa pamamagitan nito ay maaaring masuri ang mga pagpipilian sa pagbuo ng pinakamainam na pasya. Halimbawa, mag-aaral ka ba o maglalaro? Yon, maglalaro ka ba ng ML o mag-aaral ka? Yon ay meron kang pagpipilian at alam ko kung ano ang iyong pipiliin. Siyempre, ang pipiliin mo ay ang pinakamainam na pasya, ang pag-aaral. Sa ginagawang pagsasakripisyo ay may opportunity cost. At ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o ng best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon. Ang opportunity cost ng paglalaro sa naunang halimbawa ay ang halaga ng pag-aaral na ipinagpalibang gawin. Mahalagang makabuo ng matalinong desisyon sa bawat produkto o serbisyong pagpipilian. Subalit, minsan kahit nakabuo na ng desisyon ay hindi pa rin maiwasang magbago ng isip sa bandang huli. Ito ay dahilan sa mga insentibo na iniaalok ng mga lumilikha ng produkto at serbisyo. Tulad ng pag-aalok ng mas mura at magandang serbisyo at pagbibigay ng mas maraming pakinabang sa bawat pagkonsumo ng produkto o serbisyo. Maaring ding mailarawan ang incentives sa kung magbibigay ng karagdagang allowance ang mga magulang kapalit ng mas mataas na marka na pagsisikapang makamit ng mag-aaral. Yan. May kasabihan sa economics na rational people think at the margin. Ang ibig sabihin nito ay sinusuri ng isang individual ang karagdagang halaga, maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha mula sa gagawing desisyon. Sa gagawing desisyon sa pagitan ng pag-aaral at paglalaro, karagdagang allowance at mataas na grado ay masasabing maaaring maging matalino sa paggawa ng desisyon ng isang tao. Ang mga kalaman sa konsepto ng trade-off, opportunity cost, at incentives at marginal thinking ay makatutulong sa matalinong pagdedesisyon upang maging rasyonal ang bawat isa sa pagbuo ng desisyon. Narito ang matalinong pagdedesisyon. Nakikita natin ang diagram. Tatalakayin natin kung anong opportunity cost, trade-off, marginal thinking at incentives. Hiyan! Nariyan ang mga mahalagang bagay na ating tinalakay sa araling ito. Mainam na balikan natin upang matandaang mabuti ang ating tinalakay. So una, ang economics ay isang sangay ng agham, panlipunan. Nagmula sa salitang Griego na oikonomia, na nagmula naman sa dalawang salita, ang oikos na nangangahulugang bahay at nomos na ibig sabihin ay pamamahala. Ang pamayanan ay kailangang gumawa ng desisyon kung ano-anong produkto at serbisyo ang gagawin, paano gagawin, para kanino, at gaano karami ang gagawin. Narito ang mga pangunahing katanungan pang ekonomiya. So ano ang gagawin, paano gagawin, para kanino, at gaano karami. Nandito rin ang matalinong pagdedesisyon. Una, ang opportunity cost, trade-off, marginal thinking, at incentives. Ayan,
Nice ko sanang batihin kayo sapagkat natapos natin at inyong naintindihan ang aralin sa linggong ito. Hinihiling ko na sana'y sagutin ninyo ang mga nakahandang gawain sa inyong module. Gamitin ang ibinigay kong sagotang papel o answer sheet kalakip sa ibinigay na module. Hinihiling ko na pag-aralang mabuti at unawain ang mga gawain upang matamo natin ang layuning maintindihan ang mga tinalakay sa araw na ito. Muli, ako ang inyong mahal na guro sa araling panlipunan ng ikasyam na baitang Ginoong Johnson P. Milliere o Sir JM at nag-iwan ng kasabihang walang mahirap na gawain kung may pagpuporsiging tapusin ito. Muli, magandang araw sa inyo. Handang isip, handa bukas. AIS, serving you with much love. We'll be right back.